Magandang umaga, nagbabalik ang Panahon TV. Para magbigay ng mas detalyadong impormasyon sa magigilagay ng panahon ngayong araw, narito at makakaparayam natin si pag-asa weather forecaster Ariel Rojas. Magandang umaga, Ariel, dahil weekend na bukas at bagamat nakalabas na nga ng paritong bagyong Hana, patuloy pa rin na paghatak nito sa haing habagat. Ano na bang update ukol dito? Magandang umaga sa iyo, Patrick, at sa ating mga taga-subaybay. Tama ka, kaninang alas 12:30 ng madaling araw ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Lekim na dating si Typhoon Hana sa loob ng PAR. Kaninang alas 4 ng umaga, ang mata ni Typhoon Lekim ay nasa layong 645 kilometers hilaga-hilagang silangan ng Basco, Batanes. Ito'y bahagyang humina. Yung kanyang maximum sustained winds ngayon umaabot ng 175 kilometers per hour malapit sa gitna, at yung pagbugso naman ng hangin umabot ng 215 kilometers per hour. Ito ngayon ay kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito ay patuloy pa rin humihila o nagpapalakas o nag-e-enhance sa ating southwest monsoon or hanging habagat. Bukod nga sa bagyong Hana, may mga sama ng panahon din ang namatakan ngayong Linggo, at kapansin-pansin na ang lahat ng ito ay lumakas. Ariel, ano ba mga salik na kailangan upang lumakas ang isang low pressure area? At may dagdag na rin natin nga sa dinami-daming bagyo na pumasok sa ating bansa, marami rin ang nagtataka ano ba ang nangyayari sa sandaling lumabas na ito ng ating area of responsibility. Magandang katanungan yan, Patrick. Actually, ang mga factors or salik na nakaka-apekto sa pagpapalakas ng low pressure area bilang isang bagyo ay the same factors din na nakakapagpahina dito para ito ay tuluyang bumalik sa pagiging low pressure area at tuluyang malusaw. Una na dyan, kailangan ang tinatawag nating sea surface temperature. Ito yung init dyan sa surface ng dagat. Kailangan more than 26 degrees Celsius ang kanyang temperatura hanggang sa lalim na 50 meters. So kinakailangan yan dahil dyan kukuha ng enerhiya ang LPA para maging isang ganap na bagyo. Maliban dito, kailangan din ng moisture sa atmosfera. Dito rin kukuha kasi pag itong tinatawag nating latent heat ng condensation, kapag ang water vapor ay naging nag-condense, ito ay naglalabas ng enerhiya at ito'y ginagawang feed bilang energy ng mga bagyo. Ito naman tinatawag nating vertical wind shear. Ito yung pagbabago sa direksyon at bilis ng hangin. Ang bagyo kasi kailangan vertical na katayo yan para maganda ang pasok sa ilalim at maganda yung labas sa taas. So kapag mahina ang tinatawag nating wind shear mula sa baba at sa taas, ibig sabihin nakakatayo ng maganda ang bagyo at na lumalakas ito. And itong land interaction, usually ang mga LPA nabubuo po, hindi pala usually, lahat ng LPA ay nabubuo sa gitna ng karagatan kung saan almost smooth or walang friction itong surface. Ito rin po ang mga factors na nakakapagpahina sa mga bagyo at tuloy nakakapagpalusaw. So ang bagyo normally ay nabubuo above 5 degrees north or south latitude. Kapag umakyat pa yan more than 25 degrees north latitude, normally nagiging malamig na yung sea surface temperature, kaya nababawasan yung enerhiya, kaya humihina ang bagyo. Pangalawa, kapag yung walang moisture, panahon ng northeast monsoon or hanging amihan, pumapasok yung tinatawag nating dry cold air. Wala po itong dalang moisture dahil tuyo ito, nakakasira to ng sirkulasyon ng bagyo dahil wala siyang source ng kanyang fuel. At yung pangatlo nga, tinatawag nating vertical wind shear. Kapag ang bagyo, dapat nakatayo yan. Kapag malakas ang wind shear, ang bagyo ay nagtitilt at pumapangit yung kanyang outflow, kaya nasisira siya. And of course, kapag ang bagyo tumama sa kalupaan, nagkaroon ng land interaction, may friction sa ilalim, nasisira yung inflow ng hangin papasok, kaya ito ay nasisira ang sirkulasyon. At bagamat hindi nga tumama sa anumang kalupaan ng bansa itong si Bagyong Hana, patuloy naman sa paghatak ng Bagyong Hana itong hanging habagat na nagdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Magpapatuloy ba ito? Ano ba ang inaasahan nating panahon ngayong araw? Patuloy na hahatakin ni Bagyong Hana, formerly Hana na ngayon si Lekima, ang ating hanging habagat. Ngayong araw, asahan po ang monsoon rains o yung halos tuloy-tuloy na mahihina hanggang sa katamtaman at kuminsan ay may kalakasang pagbuhos ng ulan sa Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Region, dito sa may Cordillera, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Mataas po ang banta ng mga pagbaha at paguho ng lupa, kaya't iba yung pag-iingat ang ating paalala sa ating mga
kababayan ngayong araw ng Biyernes. Dahil din sa enhanced southwest monsoon, ang western Visayas, Bicol region at ang remaining parts ng Luzon makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Pero dyan po sa Visayas at sa Mindanao, dito sa may central at eastern Visayas, pati na rin sa buong Mindanao, makakasilip na ng pagsikat ng haring araw, may bahagyang pag-uulap at meron din mga chance ng mga localized thunderstorms lalo sa bandang hapon at sa gabi. Ariel, dahil holiday nga sa Monday, dahil nga celebration itong Idil Adha, long weekend. Para sa mga kababayan natin na ngayon pa lang ay nag-file na ng leave, para sa kanilang pagbabaybay sa dagat, kung balak nilang bisitahin ang mga sikat nating isla, ano ba magigilagay ng karagatan ngayong araw? Ngayong araw, dahil sa enhanced southwest monsoon, malaking bahagi ng ating bansa ay meron pa rin nakataas na gale warning. Kaya ngayon at least na araw ng Biyernes, hindi po muna pinapayagang maglayag ang ating maliliit na mga sasakyang pandagat. So nakataas po ang gale warning sa lahat ng baybayin ng Luzon at ng Kabisayaan, pati na rin sa Hilaga at silang baybayin ng Mindanao. Kung kinakailangan isa-isayin, ito po ang mga lalawigan ng Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, tayo sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, kasama na ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Palawan, kasama ang Kalamian at Cuyo Groups of Islands, Marinduque, Romblon, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon Province, kasama ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, kasama ang Tikaw at Burias Islands, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Bohol, Cebu, kasama ang Camotes at Bantayan Islands, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern Samar, Eastern Samar, Samar Province, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Hilagang Baybayin ng Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Siargao, Surigao del Sur, at Davao Oriental. At maraming salamat, Ariel Rojas, sa ibinahagi mo impormasyon ukol sa lagay ng panahon. At nakapanayam natin si pag-asa weather forecaster Ariel Rojas. Diyan lamang kayo at magbabalik pa ang Panahon TV.